Hi everybody! I'm back! Na-excite ako today because we're cooking something na baka isipin nyo sobrang simple or sobrang ordinary. Pero, syempre bibigyan natin ng twist. Comfort food ko, believe it or not, is instant pancit canton. Pero syempre, paminsan-minsan iniisip ko, paano ko ba gagawing mas appetizing ang pancit canton? So this is what I tried. I tried this before. So staple siya. Yung kakain ako ng pancit canton, laging ganito. So what I did was, naghanap ako ng ano ba ang pwedeng ihalo sa pancit canton. Ginawa ko siya parang pancit talaga. Nakakita ako ng spam. Nakakita ako ng longganisa. It doesn't have to be isang lata or isang supot ng longganisa. Hindi. Minsan, di ba, pag nagluluto tayo, may mga natitira tayong kapiraso. Yun ang ginagamit ko. So what I did was, I cooked the spam, I cooked the longganisa, I cooked the pancit canton as directed. I used the sauce na kasama dun sa packet ng pancit canton. I just dressed it up a bit. Okay, so we'll do the pancit canton first. So today, ang gagamitin natin ay isang pack ng noodles lang. And then, yung sauce pack niya, gagawin kong dalawa. So bale, bubuksan mong pancit canton ay dalawa. Pero ang gagamitin mo lang ng pancit ay isa lang. Pero yung mga sauce niya, dalawa kasi bitin. By the way, ang cooked noodles ha, whether it's pasta noodles, pancit noodles, or whatever noodles, pagka yan ay naluto na at pinatungan mo na ng sauce, ang bilis niyang sinisip-sip ng sauce. So, kailangan nagmamadali ka paggawa mo ng sauce mo, di ba? So, ngayon ang gagawin natin, dadagdag tayo ng konting sauce para ma-extend siya. At para pagka kinakain natin, hindi siya tuyo. The variant of the pancit canton na gusto niyo does not matter. Pwedeng calamansi, sweet and spicy, pwedeng super hot, doesn't matter. Kayo magde-decide niyan. So ngayon, magluluto na tayo ng noodles. Okay, so first ang gagawin natin ay magpapakulo tayo ng water para sa ating noodles. Habang pinapakuluan natin ang ating water, iluluto na natin yung spam at saka yung longganisa. Konting oil lang. Marami ito nakikita nyo, hindi naman natin gagamitin lahat yan kasi baka mas marami tayong karne kesa noodles. Ang longganisa na ginamit ko doesn't have to have an exact ano kung vegan ba or garlic. Doesn't matter, whatever yung mga tira-tira. Pwede nga, kung gusto nyo hotdog, pwede. Kung gusto nyo chicken, may natira kayong chicken or may natira kayong hipon, i-fry nyo lang. Parang mas masarap na partner ay yung fry. Ngayon, ang gagawin ko, sasabay ko na yung spam at saka yung longganisa. Why? Kasi pagka nagluluto ako ng ganito, usually yung comfort food. Kinakain natin yan pagka daling araw, di ba? Habang nanonood tayo ng TV, tapos biglang, uy, parang nagugutom ako. So may pagmamadali factor. Oo, ako, mapagmadali ako pagka ganyan kasi nagugutom na ako. Dahil pag nawala yung moment, parang, ay, busog na ako. Sa inyo, may pagka-weird talaga ako eh. Tingnan ko kung kaya ko pa yung flip, ha? Kaya ko pa pala. Nung first na pumasok ako ng culinary school, nakikita ko yan, lahat ng chef ginagawa yung flipping of the pan. So sabi ko, ituturo ba yan sa amin? Yung wrist strength ko, hindi malakas yung wrist ko eh. Eh di ba minsan mabigat yung mga kaldero, yung mga kaserola? So sabi ko, baka hindi ko magawa. So I asked chef, sabi ko, Chef Jean, paano ba ginagawa yung flipping? Sabi niya sa akin, hindi tinuturo yan, but as you go along, you'll learn it. Which is true, wala naman nagturo sa akin talaga. I just learned it on my own by looking at them, practicing. Hindi siya necessary, may pagka-acrobatics lang. But if you want to do it, practice muna kayo doon sa hindi sayang na food. Practice ka muna sa mungo beans or yung mga tuyo-tuyo munang food para ma-practice mo muna yung wrist movement mo. Kasi sayang pag natapon yung food. Ang ating meat, okay na. Ngayon, it's our noodles. Mukulo na siya, so ilalaglag ko na to. Hayaan mo lang muna siya. Ako kaya I have this para hindi na puputol yung noodles. Makikita mo naman pag medyo malambot na, masaseparate mo na siya unti-unti.
When we have fried food, pag gusto na natin siyang itabi, I always line whatever plate with tissue or parchment paper para yung extra oil niya, ayaw natin yung extra oils. Then we set it aside. Ito na ang noodles natin. Yan na, malambot na. This has become a favorite snack. Diba kung sa Korea, meron silang kanilang ramyun, tayo meron tayong Pancit Canton. Tawag ko dyan ay guilty pleasure. You cannot have too much of it, that's why it's called guilty pleasure. Pero masarap, wala tayong magagawa. I will not contest you on that, kasi masarap talaga siya. Now, it's important that your noodles are well cooked. Pag nag-lighten na yung noodles mo, kasi diba medyo parang dark yellow, pagka medyo yumelow na, nawala na yung dark, ibig sabihin nun, luto na siya. Okay, so we're done. So strain your noodles. Okay, muna natin dyan kasi hindi pa natin siya gagamitin. Now, may oil pa tayo dyan. Kunin natin yung oyster sauce. And the packets. Ready ka na. Kasi kailangan mabilis, mabilis to. Put a little oyster sauce. Yan. Oyster sauce. Isang ganun lang. So, may minamadali ko. Kasi pag ganyan, nagmamadali na kasi nagugutom na. Okay, pour it there. Isa pa. Huwain mo lang na ganun. Kailangan bilis. Tapos yung noodles mo, shoot mo na dyan. Pasensya, hindi ako marunong mag-chopstick. Actually, nagpapanggap lang na magaling ako mag-chopstick. Pero hindi talaga ako magaling. Basta nakakakain ako, okay na yun. So, patayin mo na yung apoy. It's done. Now you put this. Choice ko ngayon na gamitin lang yung pinaka-powder niyang. One lang ang gagamitin ko. Okay? Now, we dress up our food. Bangunan niya. Ayan. So, plate na natin siya. See, yun yung sinasabi ko, hindi tuyo yung noodles. Kasi ayoko ng tuyo yung noodles. Pamit. Kahit papano, hindi importante yan. Importante ay makakain ka. Then you put the egg. Tapos may pa-green onions ka, di ba? Para may veggie factor. Tsaka hindi, iba yung lasa nung pagka may green onions. Because it makes it feel like you're eating an actual pancit canton na ginawa mo na para naghalo ka na madaming sahog. Yan, feeling na yan. And then, eto, pag-ano lang to. Swig. Yan. And there you go. That's our pancit canton. Bago natin kainin at nagbo-beauty shot pa ang ating pancit canton, may question tayo from Jealousy. Ang tanong niya for me is, how do you sanitize or keep your kitchen area clean and free of flying and crawling insects? The truth is, medyo mahirap yan for me. I think for any household, unless you live in a condo, medyo mahirap talaga yan. Why? I have a lot of open spaces here. I have a garden. I have lots of open areas. And usually in the daytime, I keep the doors open para malamig, para nagsusirculate yung air. Kaya minsan, makikita mo ako sa umaga, may dala-dala akong fly swat. Yung gawa ko, nagpa-fly swat ako. Pinuperfect ko ang pag-fly swat. So alam nyo na, mahirap talaga. Of course, pinaka-importante is you keep your kitchen clean para ma-minimize crawling insects, langgam. Ang hirap. Alam mo, struggle ko rin yan ngayon kasi maulan. Madami sila. Hindi ko alam kung saan sila nanggagaling. So, just make sure na hindi kayo nag-iiwan ng anything na matamis. Okay, so you have to really make sure na wala kang pagkain iniiwan where prone na magkaroon ng langgam. Ang ginagawa namin nung bata kami, pag ginagawa ng mami ko, nilalagay niya sa tray na may tubig, tapos itataob niya yung bowl, tapos doon niya ipapatong yung lalagyan ng cake para hindi lang gamin. Kasi malulunod muna sila bago sila makarating sa cake. Ngayon, ipis. Yung chok, chinachok namin yan. It's actually effective. So, chinachok namin yung mga places where pwede mong i-chok. Siyempre, kailangan din ako umiwas because I have dogs. Baka malason sila, di ba? Ngayon, rats. Really, that is very hard. That's why you make sure na lang na wala kang pagkain na naiiwan or pagka may natatapon na pagkain, nalilinis mo maigi kasi yan ang hinahabol nila. It really is also a struggle, ha? I have to admit, because street kami. Pag kalsadang-kalsada kami, well, yung
maiwasan kasi open yan eh. Di lang naman ako yung bahay dito. You just really have to be careful and make sure that you store your food properly. Nagkaroon na ako ng issue dyan kasi gusto nilang pinakikialaman yung mga naka-foil pack na mga tomato sauce, mga hotcake mix. Sinisira nila lahat yan. So I have to put them all in containers. Kailangan ilagay mo siya sa box bago mo siya ilagay sa pantry para wala silang matagpuan, wala silang masira. Yun ang pinaka-importante. Keeping your kitchen sanitized, it is a daily thing. It is something that you need to keep doing constantly. Importante ang hygiene sa panahon ngayon, lalo na. Okay, o ano na, puro tayo kwento. Hindi ba tayo kakain? Di na kinain ng chopsticks. Hihiwain ko muna by fork bago ko chopstick eh. Huwag niyong pintasin yung pag-chopstick ko ha. Sabi ko na sa inyo, mapagpanggap lang ako, magaling ako mag-chopstick. Gabo na. Isa pang kagat ha. Sarap eh. Oh, let's go. People, let's try it. Kailangan malaman nila kung masarap ba talaga itong ginawa kong kalokohan sa Pancit Canton na to. Kailangan complete bite yan, ha? Perfect bite. Noodle, egg, spam, and that other one. Oh, Joey, may tinidor din para sa'yo. Masarap? Ay, hindi pa umaabot. Sarap. Big difference is having the meat, diba? So it makes it heartier. So when you're tired, let's say long day tired, pagdating mo sa bahay, ayaw mo na mag-order kasi matagal pa. Kaya pa, Joey? Kaya pa? Okay, eto na. Tagal. Baka hindi na sila maniwala sa'yo. Yung panganalasahan eh. Okay, chusera naman to eh. Sarap! Okay. Diba, when you're tired from a long day, when you come home and you're hungry, let's say na-traffic ka, you're hungry, tapos ayaw mo na mag-order. Ayaw mo na rin mahabang lutuan ng pagkain. Ayaw mo na magluto ng kanin kasi magsasaing ka pa, diba? Matagal yun. So, ayan na. Mabilis, it's hearty, busog ka, and it doesn't feel like it's instant. Yun ang importante. Okay, move on to the next dish.